Hey guys, this is me Janice and welcome back to my channel again. So for today's video guys, pag-usapan po natin about sa product na nabili ko. Ito siya online. This is a Wifi repeater guys. So nabili ko siya guys sa Shopee. Pag-usapan natin ngayon kung effective ba talaga yung Wifi repeater na to. Napabilis ba niya yung speed ng internet connection natin. So since ako guys, meron akong problem when it comes to internet connection. Especially nung may piso Wifi na dito guys. So ang hirap talaga guys kasi dati niyan okay yung connection ko. Or nung meron ng piso Wifi dito guys, nahihirapan na ako guys kasi siguro nga yung Wifi booster siguro nila, yun din yung humihigop ng internet connection dito tsaka wala ng signal ng phone. Kasi dati pag ilagay ko lang yung phone ko diyan sa bintana, okay na yung signal niya. Pero ngayon, pag once na nailagay mo siya diyan, for example, may tumawag sa iyo or may nag-text, pag nahawakan mo na siya, nawawala talaga guys yung signal niya. So, mga ilang buwan guys na hirapan talaga ako maghanap ng internet connection ko. So, yung ginagawa ko noon, nag-i-insert lang ako guys sa piso Wifi. So, nung nag-search ako guys sa Shopee, naghanap ako ng Wifi booster. Yun yung hinahanap ko guys, Wifi booster. So, sabi ko sana meron akong mahanap na Wifi booster para hindi na ako mahihirapan. Kasi pag nagpiso Wifi ako guys, ang laki ng gastos ko within a day guys. Compare sa pag may sarili akong Wifi, yung 50 pesos guys, 3 days na po yun. So yun, nag-decide ako guys na maghanap ng Wifi repeater. Nag-shop ako online sa Shopee. Then, yun, nung nakita ko to, yung Mercusys, tinanong ko guys si seller kung okay ba siya sa Globe at Home. Kasi problema ko guys, kasi diba, pag nag-shopping tayo online guys, hindi natin alam kung effective ba yung product, okay ba yung product, mag-match ba yung modem natin sa Wifi repeater na bibilhin natin. So, yun yung disadvantage pag nag-shop tayo online. So, meron ding advantage saka disadvantage pag bumili ka directly sa mall compare pag nag-shopping lang tayo online. Yun na guys, wag na tayong magpatumpik-tumpik guys. Eto na. Eto yun guys, eto yung na-purchase ko. Eto yung pangalan niya, Mercusys. Ayan. Anyway guys, ginagamit ko na to sa ngayon. So, ipapakita ko sa inyo guys kung saan ko siya nilagay. Na siya guys, dyan ko yung nilagay yung Wifi repeater, tsaka yung Globe at Home ko din na model, dyan ko siya nilagay. Ayan, mahaba yan guys na ko. Ayan, ayan. Ayan, mga labahan namin. Ayan yung mini garden ko dyan. Ayan yan. Yan, siya guys. Ang haba talaga niyan guys. Yung kahapon, pinalitan ko kasi malaking kawayan nilagay ko dyan. Pag, halimbawa, minsan naubusan ako ng load, kailangan mo kasi i-reconnect yung modem tsaka yung Wifi repeater. Kaya, yun, napalitan ko na siya ng maliit. Tapos, ayan na hindi na siya mabigat pag kailangan ko i-adjust. Tapos meron din ako nilagay na lubid yun dyan guys para pag halimbawa na ayusin ko siya, hindi mahirap sa akin para mag-ayos ng ko dyan ng Wifi repeater tsaka yung Globe at Home ko na na modem. Ayan siya guys, ayan ko dyan ko lang siya nilagay guys. So eto na guys, buksan natin. So yung nakalagay dito, eto siya guys. Easy to install lang po siya guys kasi promise hindi kayo mahihirapan guys pag i-set up. Ito, i-plug mo yung Wifi repeater tsaka yung modem mo. I-connect niyo yung phone niyo sa Mercusys REXXX. Pero meron naman yun guys nakalagay dito. Ito katulad nito. Ito yung model niya guys sa akin. Ito yung model niya. Ayan. Model niya MW, ayan guys, MW300RA, RE. Ito yung model niya. So, kailangan mo siyang i-connect dun guys
Sige, ilagay ko lang dito, guys, para malaman niyo kung paano siya i-connect. Pag na-connect niyo na siya, guys, sa Mercusys, yung model ng Wi-Fi repeater, punta kayo, guys, sa browser, tapos i-type niyo yung MW login http /wlogin.net. Pagkatapos nun, pag na-open nyo na yun, guys, maglalagay dun yung create login. Lagay dun, tapos yun yung ano mo, yun yung ilagay mo kung ano yung gusto mong magiging login password. Pag nakakonect ka na dun, guys, magsascan yun yung Wi-Fi repeater. Tapos maya-maya niyan, merong lalabas doon na mga pangalan ng modem. So, since sa akin, Globe at Home is Globe at Home A9DD. Tapos, i-connect nyo yan doon, guys. Pag na-connect nyo na yan doon sa modem mo, yun na tsaka i-enter mo sa baba yung password. Yeah, i-enter mo yung password ng modem nyo, yung Globe at Home. Yung, ayun guys, pag na-connect mo na siya, guys, maglalagay doon. Pag color red siya, it means na walang signal. Pero pag nag-green siya, it means na connected siya, guys. So, yun lang, guys. Napakadali lang tong i-set up. So, ang masasabi ko, guys, effective talaga siya, guys, para sa akin. Kasi nung simula ko siyang gamitin, ayun guys, okay na guys yung aking connection. Makapag-LS na ako sa aking YouTube channel. Yeah, tsaka, hindi na ako guys magagastusan kasi meron na akong sariling internet. So, tumaas na yung speed connection, yung speed internet connection ko dito sa bahay. Yun lang guys yung opinion ko guys yung sa akin ha, kasi para sa akin effective siya. Maganda talaga yung Mercusys na Wi-Fi repeater. Kung gusto nyo guys bumili nito, ilagay ko po guys yung link niyan sa description box ko para hindi na kayo mahirapan maghanap sa Shopee. Thank you so much guys for watching. I hope na may natutunan kayo sa aking video ngayon. Okay, see you on my next vlog guys. Thank you so much. Bye!